Sablay yata itong si Senador Antonio Trillanes. Sa kanyang impormasyon, nalalabas po ang warrant of arrest para po kay Rodrigo Duterte. Kasi magkakatapusan na po ng July. Bukas ay 31 na, Augusto na. Sa susunod na araw, wala pa rin po ang warrant of arrest para kay Rodrigo Duterte. Thank you, Romia Parisa, sa iyong super sticker. Pero mukhang hindi naman po tumitigil ang International Criminal Court sa kanilang pagpupursige na mapanagot ang mga individual sa pamumuno daw nitong si Rodrigo Duterte sa paglabag po sa karapatang pantao ng libo-libong mga Pilipino. Nitong nakaraang araw, ito pong si dating Senador Antonio Trillanes ay muli na naman pong gumawa ng ingay sa harapan ng publiko sa pamamagitan ng paglaladlad ng mga impormasyon kaugnay ng mga general, dating general sa Philippine National Police. Ito po ay ilang araw na ang lumipas pero ngayon pa lamang po natin talakayin. Ano? Ito pong post nitong si Antonio Trillanes ay pag-update po sa ICC. Sabi niya po dito, on July 25, the following former and active PNP officials are now considered as suspects in the ICC case against Duterte. Number one, Bato de la Rosa. Second, si Oscar Albalyalde. Na mamaya, pakinggan po natin sa balita ang kanyang reaksyon tungkol po dyan. Si Romeo Caramat Jr., Edilberto Leonardo, and Eleazar Mata. Most of them were retired from the service. I do not know ito pong si Caramat kung retired na, but definitely ito pong si Eleazar Mata ay aktibo pa po ito sa serbisyo, including ito po yatang si Leonardo. Ngayon, sa inilabas po na impormasyon na ito nitong si dating Senador Antonio Trillanes, eh patuloy po tuloy ngayon umiingay ang panawagan ng napakaraming mga Pilipino. Ano po ba yon? Ang mapanagot ang mga nasa likod ng sinasabing pagpatay sa libo-libo nating mga kababayang Pilipino. At nagpapasalamat po tayo sa House of Representatives sapagkat sila po ay nagsasagawa ngayon ng hearing in aid of legislation kaugnay po ng mga bintang na ito sa war on drugs ng Duterte administration. At dahil po dyan, mamaya, pakikinggan po natin yung naging pahayag bilang resource person ng dating senador na si Attorney Leila De Lima sa House of Representatives kahapon. At doon, kanya pong pinaratangan na ito pong si Rodrigo Duterte ang mastermind ng mga EJK na nangyari sa mga nakalipas na dekada. Hindi lamang po sa City of Davao, syempre, pati na rin po on a national scale dahil nga naging pangulo, ito pong si Rodrigo Duterte. Pero before we proceed dyan po sa House of Representatives hearing kahapon, eh pakinggan muna natin kung ano po ang una reaksyon dito. Ito lamang munang si Oscar Albalyalde. Sina Bato de la Rosa, eh normal naman yan na talagang kapag ka nagbigay po ng reaksyon yan, siyempre bibirahin niya rin yung kanyang kritiko na si Antonio Trillanes. Ito naman pong kay Oscar Albalyalde, sabi niya po rito, haharapin niya ang anumang akusasyon laban po sa kanya. Simply Joanne o Jom, salamat po sa inyong super sticker. Pakinggan po natin ang balita na ito, mga tol. Inihayag kahapon July 29 ng dating hepe ng Philippine National Police na si Oscar Albalyalde na handa nitong harapin ang International Criminal Court o ICC ukol sa anti-drug war noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng ginawang pagtag ni dating Senador Antonio Trillanes sa kanya bilang isa sa mga suspects sa ginagawang investigasyon ng ICC sa drug war ng Duterte administration. Kasama ni Albalyalde sa listahan si Senator Ronald Bato de la Rosa, dating PNP chief at iba pang ranking police officials. Patuloy na sinusulong ng mga mambabatas na maimbitahan sa pagdinig ng kamera sina dating Pangulong Duterte at Senator de la Rosa. Maganda tong pahayag na ito ni Oscar Albalyalde kasi haharapin niya, ibig sabihin magpapasakop siya sa proseso ng ICC kung yun yung pagkakaunawa po natin. Kasi kina Rodrigo Duterte at kay Ronald de la Rosa,
eh ayaw po nilang magpasakop sa ICC. At kaugnay po ng pagpapasakop sa ICC, alam ko naman na marami po sa atin ngayon, bagamat aliwas po ito sa paninindigan ng kasalukuyang gobyerno sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, na hindi po tayo makikipag-cooperate sa ICC, eh most of us na mga Pilipino, nais po natin tayo po ay makipag-cooperate na sa ICC. At ang nakikita ko pong tanging solusyon dyan ay ang panunumbalik po ng pagiging miyembro po natin sa nabanggit po na international body. Ngunit yan po, lahat ay nakasalalay sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi nga ni dating Senador Antonio Trillanes, gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos, sasabihin niya ang kanyang mga dapat sabihin, siyempre sa tamang pagkakataon at panahon. Sa ngayon, dahil nga po wala pang warrant of arrest, eh malamang sa malamang naninindigan pa rin si Pangulong Bongbong Marcos na bilang respeto sa ating soberanya at ating working criminal justice system, hindi dapat manghimasok ang ICC dito sa ating bansa. Pero baka naman pagka lumabas na po ang warrant of arrest nitong si Rodrigo Duterte at iba pa, eh mag-iba po ang ihip ng hangin. Sa isang pananalita lang naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos, makakabalik tayo sa ICC. Wala yung pinagkaiba doon sa panggugulat sa atin ng Pangulong Bongbong Marcos sa nakaraang sona, di ba? Napakatahimik lamang ni Pangulong Bongbong Marcos pagdating po sa usapin sa Pogo, pero nagulat ang lahat sapagkat sa sona niya pala babanggitin na permanently ban na po dito sa Pilipinas, effective on that date, July 22, kung hindi ako nagkakamali, the zona of the president, na ang Pogo ay bawal na nga po sa Pilipinas. Ngayon, dito sa pagkakataon na mapapakinggan naman natin ang posisyon naman ng ating gobyerno sa mga individual na pinag-usapan natin kanina, itong limang kapulisan. Ano po ang pahayagyaan ng ating Solicitor General na si Menardo Guevara? Pakinggan po natin ang interview sa kanya ng One News nitong nakaraang araw. Tony Trillanes also released an ICC document yet to be verified, questioned by the former PNP Chief Oscar Albayalde. The document identifying 5 persons as suspects in this. First of all, can you verify with us, does that document exist, and has the ICC coordinated or communicated with the Philippine government? You know, since Mr. Trillanes has brought up this matter, this supposedly confidential matter, I am compelled to say something about it so that it will be seen by the people in its proper context. Yes, there is a communication. There is a request from the ICC prosecutor requesting assistance from the Philippine government to facilitate the interview of 5 individuals. And the reason for this is this. The ICC prosecutor cannot apply for a warrant of arrest unless he has full information about the facts that happened in the Philippine drug war. So far, the ICC prosecutor has seen much on the side of the complainants, but nothing much on the side of those being accused. So it is the duty of the prosecutor under Article 54 of the Rome Statute to investigate all facts, whether incriminating or exonerating, so that he presents a balanced picture to the pretrial chamber, who will determine whether it will issue a warrant of arrest or not. What has the ICC communicated? Kaya kung pagbabasihan natin, mga tol, yung proseso ngayon, mukhang sablay si dating Senador Antonio Trillanes sa kanyang sinasabi na lalabas ang warrant of arrest. First quarter, second quarter, ay magte-third quarter na nga. Kasi ito, nasa determination pa rin eh, ng existence of probable cause. Kasi ganito lang naman kasimple yan, mga tol. Kapag ka na-determine ang existence ng probable cause, mag-i-issue po ng warrant of arrest. Sa ngayon, wala pang probable cause, kaya wala pang warrant of arrest. Anyway, kakampi naman natin itong si Antonio Trillanes sa usaping ito. Pero sana,
huwag siyang basta magbigay ng mga pahayag na maaaring panghawakan nating mga Pilipino at umasa tayo na baka sa ganitong panahon may meron na pong warrant of arrest para kay Rodrigo Duterte. Ganun pa man, medyo na-excite siguro itong si Antonio Trillanes o kaya naman ang nakikita ko kasi dito para hindi po mawala yung issue. Kaya patuloy po siyang nagsasalita. At sa side naman ng politics, syempre hindi naman maikakaila na siya po ay merong intensyon na kumandidato sa pagka-alkalde ng Caloocan at hindi rin mawawala na publicity ang kailangan pa rin ni Antonio Trillanes after all sa nalalapit po na halalan. Sa huli, sana hindi po yung personal interest kung hindi yung nakikita rin naman natin kay Antonio Trillanes na matagal na na gusto niya lamang ding mapanagot itong mga Duterte sa mga di umano'y extrajudicial killings na nangyari sa ating bansa, particular din po dyan po sa City of Davao. O pakinggan po natin patuloy ito pong interview kay Menardo Guevara. Communicated, it's the ICC prosecutor who communicated that request to the Philippine government for assistance. For the review. In other words, for the interview. For the government to facilitate the interview of these people, whether in at The Hague or in the Philippines, or if those two options are not possible, for the Philippine government itself to conduct the interview on behalf of the ICC prosecutor. And would you assist? How did you respond? I am not sure about the final reply to the ICC prosecutor, but knowing fully well that the Philippine government through the president has repeatedly stated that we have no legal duty to cooperate or to lend assistance, then probably the answer is negative. But kaya lahat talaga nakasalalay kay Pangulong Bongbong Marcos. Baka naman, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, total, winawalang hiya ka po ng mga Duterte at ng mga supporters po nito. Pwede nyo naman pong baguhin ang inyong naging desisyon. At siguro naman kung magiging miyembro tayo ng ICC, hindi na po yan panghihimasok sa soberanya ng Pilipinas. Kasi ang nagiging question ngayon, hindi tayo miyembro eh. Kaya hindi tayo dapat panghimasukan ng ICC. Pero kung magiging miyembro tayo, magiging obligation po natin na tulungan ng ICC sa anumang isinasagawang investigasyon po nito. Kaya yun lang yung nakikita kong solusyon dito mga tol. Magbago ang isip ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, hindi lamang po para sa mga Pilipino, mahal na Pangulo, ito po ay para din po sa inyong administrasyon, para din po sa inyong pagkatao, para din po sa inyong pamilya sa pangalan na Marcos. Dahil winawalang hiya po ng mga tao na ito, ang pamilya po ninyo, ang inyong pangalan, ang inyong pagkatao at ang inyong pagiging Pangulo ng Pilipinas. Sana manumbalik po tayo sa ICC at once and for all, matuldukan po ito pong mga ginagawa ng mga Duterte. Ito naman ay usaping legal at lahat po yan ay nakabatay ang magiging resulta niyan sa mga ebidensya na maaaring ilatag sa mga sa kung mangyayari man na magkaroon ng paglilitis dito po kay Rodrigo Duterte. Ngayon, pakinggan po natin ito pong naging hearing kahapon sa House of Representatives at dito nagkaroon po ng malayang pahayag ito pong si dating Senador Leyla de Lima at binanggit niya po rito na mastermind ng extrajudicial killing ito pong si Rodrigo Duterte. Pakinggan po natin ang kanyang naging pahayag kahapon. Good afternoon, Chairperson Benvenido Abante Jr. and Honorable Members of the House Committee on Human Rights. Thank you for inviting me in this proceedings. Good afternoon also to my fellow resource persons. I'd like to begin by saying that there is no doubt in my mind that former President Rodrigo Duterte is the mastermind, as he was the instigator and inducer of the drug war killings. The drug war was implemented as an official Duterte program of government when he assumed office as president. This is undeniable, since Opland Double Barrel is a well-documented official PNP operation plan. Paliwanag lang natin ang bahagya para na rin po sa karagdagang kaalaman.
Alam po ninyo, ang Oplan Double Barrel, ito po ay memorandum circular, kung hindi po ako nagkakamali, ng Philippine National Police 2016-002. Meron po dalawang konsepto ito. Yung tinatawag na upper barrel at saka lower barrel. Pulis pa po kasi ako ng mga panahong ito, mga tol, bahagi pa ako ng Oplan Double Barrel. At marami po sa mga operasyon na yan, personal ko pong na-experience. At ang masasabi ko lamang, malaki ang kasalanan ko sa ating Diyos. Ngayon, doon po sa upper barrel, meron pong tinatawag na high value target. The first intention is to neutralize high value target. Ang problema kasi sa salitang neutralize, hindi mo mawari kung anong kategori nito. Kung para lang ba i-disable ang isang imminent attack sa ating kapulisan o sa sinuman ng mga potential wrongdoers na ito. Pero ang kinahinat ng kasi, karamihan po napatay sa paglaban. Doon po sa upper barrel na yan, mga high value target po talaga ang tinitingnan. Like for example, yung mga napatay na nanlaban, like sabi nila, si Mayor Espinosa, yung mga drug lord na either nahuli o kaya nanlaban o napatay. Tapos yung sa lower barrel naman, ito po yung Visayan word na tok-tok hangyo. Ang ibig pong sabihin ng tok-tok hangyo sa aming sa paliwanag sa amin, no, dahil di naman ako Bisaya, ay himukin ang mga drug personalities, either gumagamit po ng illegal na droga o kaya yung mga suspected drug pushers na wala pa pong kinakaharap na kaso, na magbagong buhay, sumuko na at magbagong buhay. Maganda yung konsepto eh. Ang problema, yung implementation. Dahil nung inimplement po ang Project Double Barrel, at ito po ay mapapakinggan din naman natin dito sa pahayag nito pong si Leila De Lima, eh araw-araw po meron pong napapatay. Sa aming police station, nung ako po ay pulis pa, hindi pa pwedeng walang nanlaban sa loob po ng isang linggo. Ganun po ang nangyari. Parang naging polisiya na merong manu-neutralize. And perhaps kung matatandaan ninyo, ang pahayag ni Congressman Busita, ang dating pulis, Colonel, sa panahon niya, eh mas pinili niya na marilib sa posisyon kaysa po sa gumawa ng mga operasyon na magre-resulta po sa pagpatay o sa panlalaban ng mga drug-related suspects. Yan po ang katotohanan dyan. At tingnan po natin kung ano po ang sasabihin dito nitong si Leila De Lima. The consequent extrajudicial killings were also intentionally and deliberately carried out as part and parcel of Oplan Double Barrel upon Duterte's orders as president and chief executive from 2016 to 2022. These killings constitute a systematic attack on civilians and considered as a crime against humanity under international humanitarian law. For his crimes against humanity, both as Davao City mayor and Philippine president, Duterte should be prosecuted and convicted by the International Criminal Court and spend the remainder of his life in prison. We all know that there is an ongoing ICC investigation. Any investigation of the past administration's drug war necessarily has to go back to the origins and history of the Davao Death Squad from its inception in 1988 up to 2016. This is because the 2016 to 2022 drug war is a mere offshoot of the TDS experience in Davao. What basically happened was that the systematic extrajudicial killings perpetrated by then Mayor Duterte and the PNP of Davao, specifically the heinous crime section of the Death Investigation Division of the Davao City Police Office, or HCSDID-DCPO, from 1988 to 2016 were simply replicated at the national level when President Duterte assumed the presidency and launched a national drug war. The centerpiece of the national drug war was modeled
after the DDS system and operations of involving active PNP personnel in vigilante killings. They were organized into cell units of assassination squads led by active policemen from each police station. They were put in charge of their corresponding civilian hit men. In the national drug war, this was replicated by appointing certain DDS policemen from Davao to depressed urban areas in Metro Manila and other cities in the country. They were transplanted from Davao to Metro Manila to organize what can only be characterized as another version or local DDS chapters in every city for purposes of carrying out the systematic identification of targets and their summary execution, either in Manlaban operations or by riding in tandem vigilantes. However, unlike in Davao, where there was no shortage of civilian hitmen recruited either from rebel returnees or small-scale miners from Diwalwal, the riding in tandem vigilantes in the national death squads, perhaps not all, are simply policemen in plain clothes. Some of them may be civilians, but recruited, coordinated with, and paid by the police to kill. During the 2009 CHR investigation of the DDS, the names of Edgar Matubato and Arturo Las Cañas already came out and were identified as members of the DDS, together with the other members of the heinous crime section of the DCPO. If you will remember, I was the one who presented Matubato in the Senate drug war inquiry in August 2016. Unfortunately, the House then did not yet have its counterpart inquiry on the drug war then. As far as I know, this is the first one. The House was then busy with the inquiry on the Bilibid drug trade and on my personal life. After I presented Matubato, the members of the heinous crime section of the DCPO were summoned to the Senate hearing for his identification, for Matubato's identification. He did not have to identify each one of them because every single one of them admitted that Matubato could identify them, including Arturo Las Cañas. Because I presented Matubato in the Senate inquiry, and I think you know this, I was removed as chairperson of the Senate Committee on Justice and Human Rights. I was already arrested and detained as a result of the House inquiry on the Bilibid drug trade when Arturo Las Cañas came out and admitted being the operations head of the DDS and pointed to Duterte as the mastermind in the extrajudicial killings perpetrated by the DDS in Davao. He eventually testified at the Senate, but his testimony was dismissed as being unreliable, the same way Matubato's testimony was dismissed by the Senate Justice Committee after Senator Gordon took over as chair. As far as I know, Las Cañas is one of the major witnesses of the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court, or the OTPICC, in the case against Duterte and other high officials of the Duterte administration for crimes against humanity. Recently, we heard it on the news, the Senator Sonny Trillanes revealed an ICC document identifying now Senator Bato de la Rosa, former PNP Chief Oscar Albayade, former CIDD Chief Romeo Caramat Jr., former PNP Chief Intelligence Officer Eleazar Mata, and former NAPOLCON Commissioner Edilberto Leonardo as additional suspects in the ICC investigation. Compared to the ICC investigation of the drug war killings by the local authorities led by the DOJ has barely scratched the surface. And I think you also know this, it was disclosed in an earlier hearing that in its 2017 year-end accomplishment report, Malacañang claimed 3,967 killed in non-Laban operations and 16,355 vigilante killings for a total of 20,332. That is for the period of July 1, 2016 to November 27, 2017 alone. Note that Malacañang under Duterte also considered the 16,355 vigilante killings as accomplishments in his drug war. Malacañang and even the PNP ceased to release data on those killed. Yun ang masaklap na katotohanan dyan, mga tol. Kasi kung talagang si dating Pangulong Rodrigo Duterte may pagpapahalaga sa buhay ng mga kapwa niya Pilipino, kahit yan ay suspect,
yung 16,000 plus na extrajudicial killing na yan, categorized by the Philippine National back then as death under investigation, dapat sineryoso ang investigasyon dyan. Ganun pa man, bakit na isama bilang accomplishment pa ng Duterte administration for the period of July 2016 hanggang November 2017. Kaya alam po ninyo mga tol, tanga na lamang ang hindi maniniwala na nagkaroon ng de facto policy ito pong si Rodrigo Duterte sa panahon ng kanyang panunungkulan na patayin ang mga dapat patayin. Ang tinutukoy po natin dyan, yung mga suspected drug-related personalities or drug personalities. Kasi kung talagang may pagpapahalaga siya, uulitin ko lang yung sinabi ko, ha? Dapat sineryoso nila ang investigasyon na yan. Yet, sa mga babanggitin po dito, nitong si Leyla De Lima, more than 99% pa yata ang hindi po inimbestigahan. At sa naimbestigahan, isa lamang ang conviction, merong tatlong ongoing on trial, and the rest, wala na pong nangyayari. Kaya they are seeking now sa justice ng ICC. O, tuloy po natin ang pakikinig dito po kay Leyla De Lima. In vigilante operations and categorized as homicides under investigation from 2018 to 2022. We can only assume, going by the 2016-2017 data, the vigilante killings every year numbered in the thousands, aside from the official numbers released for those killed in Nanlaban operations. Having said that, out of thousands of killings committed in the drug war, the DOJ has only prioritized and investigated 52 cases. According to a recent Rappler report dated July 22, 2024, 32 of the 52 cases were closed without filing a criminal complaint. Of the cases filed in court, there was only one conviction and even one acquittal, leaving only three under trial. 8 cases were filed before the public prosecutors, and 7 are still undergoing reinvestigation. We must note, though, that those figures or those convictions do not include yet the earlier cases of Kian de los Santos, Carl Arnaiz, and Reynaldo de Guzman, which all resulted also in the conviction of their policemen killers. The one conviction in the 52 DOJ cases I mentioned earlier and reported by Rappler is that of the father and son, Luis and Gabriel Bonifacio. That's the latest conviction. So actually, there are just 3 convictions involving 5 victims. This is the status of the investigation and prosecution of more than 20,000 drug war killings from 2016 to 2022. Out of more than 20,000 killed in police and vigilante operations, only 16 cases were filed with the public prosecutors and the courts, or roughly 0.08%. This is based on the conservative estimate of 20,000 killed that was already admitted by Malacañang under Duterte in its 2017 report. This 0.08% lang, ano? Di ibig sabihin, more than 99%. Eh, wala pong nangyaring seryosong pag-iimbestiga ng Duterte administration. O, kaya, yung mga supporter ni Rodrigo Duterte, tuwang-tuwa pa dyan kasi para sa kanila, utak mga mamamatay tao ang mga ito eh. Okay lang na pumatay ng kapwa Pilipino. Pero pag tatanungin mo yung mga DD sheets na yan, lalong-lalo na itong mga nagko-comment dito kung nakapatay na ng tao, eh baka may isang lamok eh, o baka lamok pa lamang ang napatay ng mga yan. Alam niyo, ang pagpatay ng tao, hindi po maganda. Sa impyerno po mapupunta ang mga pumapatay ng tao. Ako naniniwala, marami kaming makakasama dyan. Pati ito si Rodrigo Duterte. Kayo, mga didisit, kung nais ninyo ang isang lipunan na punong-puno ng patayan para sa paghahangad ninyo ng katahimikan, eh huwag sana kayong tumira dito sa Pilipinas sapagkat sa 6 na taon na ganyan ang naging panunungkulan ni Rodrigo Duterte, naging matagumpay ba? Hindi. The end does not justify the means kahit maging tahimik pa sa hinaharap. Kung ang kaparaanan naman ay mali, mali pa rin yun. Pero hindi nga ganun ang nangyari. Naging tahimik ba ang Pilipinas? Hindi. Bagkus. Napag-alaman pa natin ngayon na parang
itong si Rodrigo Duterte ay naging tagapagtanggol pa ng mga sinasabing sangkot sa illegal na aktibidad. Hindi may kakaila na ang pangalang Michael Yang Samutsari ang kinakaharap ngayon na kontrobersiya nito sa bansa. Illegal na droga, pogo, human trafficking, at kung ano-ano pa. Eh siya yung dating presidential economic adviser nitong si Rodrigo Duterte at kasakasama lagi ni Rodrigo Duterte. Pero hindi nakita ni Rodrigo Duterte yon, di ba? Kaya sa panahon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte, ang nakakatakot, parang nandoon na po tayo sa kategorya sa pag-aaral namin ng organized crime investigation ng level of symbiosis na ikatlo, kung saan ang mismong gobyerno na ang lumalaro sa mga illegal na aktibidad sa ating lipunan. Salamat at nawala na ang mga Duterte. Merong isang vice presidente na nagngangalang Duterte, pero sana wag po nating pahintulutan na maging pangulo yan sa hinaharap. Lahat ng mga Duterte at ang mga supporter po nito, kalusin po natin sa national level. Kung gusto nilang magasik ng lagim, manatili na lamang po sila sa Davao at wag na po sa buong Pilipinas. Patuloy po natin pakinggan ito pong si Leila De Lima. This does not yet include those killed from 2018 to 2022. As far as I know, the DOJ has no pronouncement on whether it will conduct further investigations of the remaining 99.92% of drug war killings. We also do not see, everybody knows that any investigation by any domestic authority of PNP higher-ups, and let alone of the former president himself. From this summation, in conclusion, we can conclude that the investigation and prosecution of the drug war killings by local authorities is practically non-existent. There is no indication also, I must say this, that the Marcos government will launch a large-scale effort anytime soon to go after the perpetrators, let alone the masterminds of the drug war killings. But that's why you cannot blame me if I say that we are actually better off waiting for the results of the ICC's OTP investigation, which is light years ahead of our local investigation, at least as regards the accountability of the high-ranking officials. And I appreciate the efforts of this committee. At least we now have that. Unawaan ko nararamdaman ni De Lima ngayon. Kasi totoo naman talaga na hindi yan prioridad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mas maraming mga problema ang kinakaharap ng bansa eh. Saka ito naman ay siyempre nasa effort na rin ng mga kamag-anakan ng mga biktima. Basic naman kasi yan mga tol, kapag ka walang nagre-reklamo, kadalasan hindi po naiimbestigahan. Ito pong mga kamag-anakan ng biktima ayaw po magreklamo kasi natatakot. Dahil after all, ang mga Duterte malawak pa rin po ang influence, may connection pa rin talaga sa ating lipunan at feeling nila walang mangyayari. Kaya doon na lamang po sila sa ICC. Babalik tayo doon sa sitwasyon na ang ICC ang gumagawa ngayon ng kaukulang investigasyon para mapanagot ito pong mga nasa likod ng war on drugs. Unang-una si Rodrigo Duterte. At sana ang magiging panalangin na lamang po natin dyan. Mama Dog, huwag ka dyan. Sandali mga tol ha. Baba, baba. Meron kasi siya ngayon, tapos nasa kama namin, magkakalat siya. Wala siyang diaper. Balik ako doon sa sinasabi ko mga tol. Ang magagawa na lamang natin ngayon ay i-hope, manalangin na magbago ang paniniwala ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sana sa mga ginagawa po ng mga Duterte at ng mga supporters nito sa kanyang gobyerno, sa kanyang pagkatao, i-reconsider niya yung kanyang naging desisyon na tayo po'y bumalik na ngayon sa membro ng ICC. Kasi pagka nangyari yon, sigurado tayo iiyak itong mga Duterte at mga supporters nito. This proceedings, although you know I must say also that it's rather late, although better late than never. Now, we fervently await, of course, for the application by the OTP and issuance by the ICC pretrial chamber of warrants of arrest anytime,
hopefully within the year. I close by also citing a quote, and this is from the position paper of the CBCP when I was still the chair of the Senate committee, and they submitted, I quote, that no matter the moral correctness or the zeal against the drug menace, it can never be a moral justification for summary executions. Tama. Nadidinig niyo yan, mga didisit ng mga tatanga-tanga at mga bobo. Sabi ni Banat Bay sa inyo yan, ha? Hindi ako nagsasabi lang yan sa inyo. Hindi nyo pwedeng i-justify ng kung anuman ang pagkitil ng buhay ng tao. Marirealize nyo lang yan kapag kayo mismo dumaan sa punto na inuusig kayo ng konsensya nyo kasi dahil sa mga ginawa nyo. Huwag nyo nang hintayin na mangyari sa inyo yon, mga walang hiyang didishit at mga tatanga-tanga bobo na mga didishit. Madali nyo lang sabihin na pumatay ng drug addict, pumatay ng tao kasi hindi nyo ginagawa. Pagka nagawa nyo yan at kayo meron namang konsensyang natitira sa inyong sarili, pagsisisihan nyo ang mga pananaw nyo na yan sa buhay. Maraming maraming salamat mga tol.